Hey, what's up mga kapadyak? Welcome back to my channel, Marinong Padyakero Vlog. So for today's video, magbibigay po ako ng mga ilang updates tungkol sa seafarers na umuuwi ng bansa at mga guidelines na ipinatutupad nila sa mga airports. So umpisan po natin sa Dubai, kung saan ako nag-stay ng 52 days. Dahil ako po ay isa ding seafarer na na-stranded sa Dubai ng 52 days dahil sa travel van. So from there, sumakay ako ng isang charter flight. Halos pangasiman din ang kasama ko sa aeroplano, yung mga stranded na seaman sa Dubai. Sa Dubai Airport po, pag check-in natin, ang unang hinahanap sa atin ay yung result ng ating PCR test. So kailangan po within 48 hours yung ating result. Hindi po pwedeng expired. Pag expired po ang ating PCR test, hindi po tayo pasasakayin ng airlines. Yung po ang isang napaka-importante. Make sure na hindi po expired ang inyong PCR test bago kayo mag-fly. Pero meron din po tayong coordinator sa Dubai. Sila po yung nakikipag-ugnayan sa OWA sa Pilipinas just in case na may problema ang mga stranded OFW sa kanilang mga documents. Sila po ang nakikipag-ugnayan dito sa Pilipinas. Ibigay ko po example yung nangyari sa amin sa Dubai nung mag-check-in kami. Dahil sa haba po ng queue, natagal lang kami bago naka-check-in. So yung PCR test namin may expire ng 8 o'clock ng gabi. So yung airlines, ayaw na nila kaming tanggapin kasi malapit na ma-expire yung aming PCR test. Dahil ang isang kadahilanan din, nagpalit sila ng oras ng departure. So, umadjust yung oras kaya yung PCR test namin halos sumakto lang sa oras na binigay nila. So, dahil meron na po tayo doong coordinator, sila yung nakipag-coordinate dito sa OWA sa Pilipinas. Kaya napayagan po kami sumakay ng aeroplano. Pero advice nila sa amin, kailangan before 8 o'clock ng gabi, nakaboard na kami sa loob ng aeroplano. Otherwise, hindi po kami tatanggapin. So, isa din po mahigpit na pinatutupad nila, kailangan po tayong may dalang face shield. Sa loob po ng aeroplano, pinatutupad nila yung Dubai to Manila, kailangan po tayong naka-face shield sa loob ng aeroplano. Then, just in case naman po wala tayong face shield na dala, mayroon din po ang mga steward during the ramps. Nagbibigay din po sila sa mga pasahero na wala talagang face shield. Next po, i-advise tayo sa Dubai Airport sa check-in area. Kailangan po natin mag-fill up ng www.balikpinas.ph. Hindi po tayo mag-fill up during our stay in the hotel sa ating quarantine. Yung pong www.balikpinas.ph, may sesend po sa atin na barcode. Then yung barcode po na yon ay ipakikita natin or ipresent natin sa mga swabber after 7 days. So sa aeroplano po, mayroon ding ibibigay ang mga stewardess atin ng mga form na kailangan natin fill-upan. Andyan po yung yellow card para sa quarantine. Andyan din po yung custom declaration. Andyan din po yung ibang documents na kailangan nating fill upan upon arrival sa airport dito sa Manila. So, mas okay po kung fill upan na natin sa loob pa ng aeroplano para pagdating po natin ng airport, less hassle na po para sa atin. Then sa yellow card po, importante po na ilagay natin ang ating barangay address. Yun po ang isang hinahanap palagi. Then para sa mga seaman naman po, sa right side, on the top, lagyan po natin ng isang simbola letter S na malaki sa kanan. Then sa ibaba po nun, lagyan po natin ang vessel name natin. Pwede nyo na pong lagyan yan during na nag-fill up kayo. So moving on po tayo. Pagbaba po natin ng aeroplano, unang-una pong sasalubong sa atin ay ang taga-quarantine. Una po natin ibibigay sa kanila ay yung yellow card na para sa quarantine. So may mga tao din po nag-a-assist doon. Sasabihin nila yung mga dapat na fill up na information like barangay address. And para sa mga seaman niya po, S, then vessel name. Then isasubmit po natin yun sa quarantine booth, yung pinakauna nating mabubungadan paglabas ng aeroplano, taga-quarantine. Then after naman po ng quarantine, proceed naman po tayo palabas. May mga coast guard po na nag-aabang sa alleyway pagkalampas ng quarantine. Sila naman po yung mag-a-assist sa atin, yung coast guard. Ituturo na naman po tayo sa isang facility room kung saan nandun din yung mga coast guard. Lahat pong bagong baba na seaman magsasama-sama po sa isang facility room. Then may mga coast guard din po na naka-assign doon. Sila po yung mag-o-orient sa atin. I-orient po tayo sa about sa OWA, sa ating transportation. Ano ba yung mga transportation natin pwedeng makuha ng libre gamit ang servisyo ng OWA. Advice din po tayo sa pag-fill up nung balik Pinas PH na fill-upan nga po natin yon. I-orient din po tayo doon. Tapos yung proseso po sa paglabas ng airport. So after po ng orientation ng Coast Guard, palalabasin niyo po tayo. Doon naman po sa madaming dalang dollars, pwede na po kayong mag-duty free. Sa kagaya kung walang dollars, so nilampasan ko na lang yung duty free.
Then proceed na po tayo sa immigration. So sa immigration naman po, kailan po natin yung passport, seaman's book, then yung para sa kanila na papers, yung pinila pa natin sa aeroplano. After po ng immigration, pwede na po natin pick upin yung ating luggage. Once na pick up na po natin yung luggage, meron na naman pong coast guard na mag-a-assist sa atin. Paglabas po natin sa may luggage area, ituturo na po ulit tayo ng coast guard sa isa na namang waiting area. Sa waiting area na yon, andun naman yung OWA, andun din po yung coast guard. So ginagawa ng OWA at ni coast guard po doon, i-separate lahat ng seaman by their own manning agencies. Then bukod po doon, ang representative ng ating manning agencies, doon po sila naghihintay kasama ni OWA, ni coast guard. Then bukod po dyan, si OWA po, once na pagdating po natin, abutan po agad tayo ng bottle of water at saka pack lunch po. So thank you OWA. At least kahit pa paano po, mayroon tayong pagkain kung nagutom tayo sa biyahe. Then once lahat po ay settled down na, group by group na, kompleto, proceed na po tayo sa bus, our representative from the manning agencies. Then proceed na po tayo sa ating designated hotel kung saan tayo ibinook ng ating manning agencies. About naman po sa hotel, depende po siguro sa ating manning agencies kung saan sila nag-book. Then pagdating naman po natin sa hotel, mayroon na naman po tayo ditong OWA. Sila po ay aakit sa ating boss para i-orient po tayo ulit ng OWA, mga representative, ano yung mga bawal sa loob ng hotel, ano yung ating pwedeng gawin, ano yung hindi natin pwedeng gawin. Ano yung ating mga transportation na pwedeng i-avail kung tayo po taga Mindanao, taga Luzon. Andyan po lahat yung libreng transportation gamit ng ating OWA. I-explain po yan ng OWA yung full details. Si OWA po ang nakakaalam yan. Then si OWA po ay available sa amin dito sa hotel from 8 o'clock to 5 p.m. Lagi po sila may standby representative dito. Just in case kailangan po ang mga OFW or may question, nandyan po sila or mayroon po tayong daily needs, pwede po tayo magpabili sa kanila. Hindi po tayo allowed tumanggap ng mga goods galing sa labas or delivery like Grab or Food Panda, hindi po, bawal po. No visitors allowed din po. So once pumasok kami, hindi na kami lalabas dito hanggat hindi kami naki-clear sa aming swab test. Ganun po ka-stricto yung ating quarantine protocols. Po sa loob ng hotel, yung food ay doon lang iiwan sa labas. Mayroon po silang isang silga o upuan na nakalagay lang sa labas. Doon lang po ipinapatong yung ating mga pagkain. Then kung meron po tayong mga request sa hotel staff, doon lang po yun iniiwan sa upuan sa labas. Doon lang po natin sila pipick upin. Contactless po tayo sa mga tao or sa mga staff ng hotel. Quarantine day, according po sa Coast Guard, 7 days po, isuswab po kami. Then 2 to 3 days yung result ng ating swab test. So kung negative po tayo, pwede na po tayong makauwi. Pwede po tayong magpasundo, private, or pwede din po tayong gamit ng OWA. Then doon niya po sa mga taga Mindanao, may libre pong barko, mayroon din pong libre sakay ng aeroplano. So their choice po kung saan sila sumakay. Po sa may mga vaccinated, fully vaccinated po ako ng Pfizer pero quarantine ng 10 days. Ganun pa din po, wala pong pagbabago kahit po tayo ay vaccinated. 7 days po, isuswab tayo. Ang result po ay 2 to 3 days. Then pag negative, pwede po tayo makauwi. Then yung remaining 4 days po, gagawin po natin yung sa ating LGU. Doon po tayo magkukontinue ng another 4 days para sa ating quarantine, para makomplete ang 14 days. So, depende po siguro sa bansa na pinanggalingan, pero sa kagaya ko po, galing po akong Dubai, yun lang po yung required sa amin. So, ang sinasabi ko lang po ay yung based on my experience sa pinanggalingan kong bansa at yung mga ipinatutupad po nila. Ngayon, ipakikita ko lang po yung aming hotel kung saan kami nag-stay. Ito po yung aking room. Double bed siya. Pero mag-isa lang naman ako dito, kaya okay lang. Maganda wow! Yung room namin, napakalinis. And dito, mayroon telepono. Yan. Dito sa telepono na to, pwede natin gamitin kung dito lang Manila. Mayroon siyang charging cable. Ginamit ko na dito yung Android. Gumagana siya. Pwedeng Android, pwedeng Apple. Yan. Okay yan, gumagana. Tapos, meron din po tayong TV. So, dyan, ito yung nung pagdating namin, mayroong bottle of water na dalawang, then may dalawang cups, may mga coffee, sugar, meron din tayong kettle dito na pwedeng gamitin. So, ito yung deliver kanina nung breakfast. So, halos kalahati lang yung nakain ko nung breakfast. Tapos, andito na yung lunch. Magandang dumadating yung lunch.
11 pa lang, andito na yung lunch. Ganito yung cabinet. Punta tayo ng CR. So, yan. Welcome. Ito yung CR. Meron siyang dental kit. Then, may dalawang baso. Normal bath soap, hand soap. Then, meron din siyang blower. Yan. Kung kailangan natin mag-dry ng hair, hindi ko yan kailangan. Ito naman yung shower room. So, malaki yung shower room niya. At malaki din yung loob ng CR. So, okay na okay. At bukod dyan, mayroon dito na weighing scale. 69.5. Oh, no! Alis ako ng barko nung mag-sign off ako, 67 kilo. Dahil sa 52 days ko sa Dubai, nakain tulog lang, nag-gain agad ako ng 2 kilos. Yun lang, napaganda, maganda yung room namin, thumbs up. So, yung room po, depende siguro sa ating mga manning agencies kung saan tayo i-book. Kaya, maswerte kami, maayos naman yung facility namin. So, dito lang ako for 10 days, hanggat wala akong result ng aking swab. Then, wala din kaming susi para lumabas. Di po allowed na kami lumabas o pumunta sa mga ibang room sa mga kasamahan namin, bawal po. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at higit sa lahat sa mga kapwa ko OFW at sa mga seafarers. Stay safe po tayo palagi. God bless po sa ating lahat and thank you for watching.